Kalayaan. Freedom. Katagang inaasam-asam ng bawat isa. Mapabata, katamtamang edad, o mga matatanda. Nais makamtan ang kalayaan. Ano nga ba ang kalayaan? Ang kalayaang mamuhay, bagamat payak, ngunit masayang buhay. Kalayaang magampanan ang bawat obligasyon, hindi lamang sa anak, kaibigan, pamilya, obligasyon sa sarili, na maitaguyod ang kagustuhan nitong may padama sa bawat isa, na ang buhay ay maging malaya sa pamamagitan ng pagbuhos sa damdamin, makapagbigay, makapagsilbi, o makatanggap. Sino? Ano? Kailan? Masdan natin ang mga kabataan. Malaya silang naglalaro. Hindi alintana ang dumi, pagod, pawis, gawa ng pagtakbo, parot parito, sigawan dito, sigawan doon, tulakan, kutyaan, pero sila naglalaro lamang. Walang isyo, walang gulo, nasasaktan, pero bumabangon, nahirapan, pero masaya, dahil gusto niya maging masaya kasama ang mga kaibigan sa paglalaro. May gusto rin mapag-isa. Walang pakialam sa paligid niya. Ginagawa ang gusto niyang mangyari. Ginagawa ng kanyang sariling kamay ang mga bagay-bagay na kung tutuusin, walang saysay. Mga bagay na nagpapaalala sa atin na ang buhay ay galing lamang sa maraming alikabok na pinagtipon-tipon at nagiging tayo ngayon. Malaya siyang naglalaro. Malaya niyang ginagawa ang gusto niyang maabot. Hindi niya alintana ang kanyang palibot kung ano na ang nangyari. Sa gitna ng ingay, sigawan, takbuhan, minsan pa'y binabangga ng kapwa niya mga bata, masaya siya at patuloy sa kanyang ginagawa.
ano kaya ang nasa isip niya? Ano kaya ang nasa puso niya? Ito ang mundo. Mundo ng wala kang hinahawakang electronics o electronic device na siyang magpapasaya sa'yo. Wala siyang hinahawakang cellphone o gadget na kanyang mapaglaruan upang siya maglibang. Wala siyang hinahawakang kahit anong laruan. Ngunit masaya siyang naglalaro kasama ang kalikasan, kasama ang walang silbi, ngunit nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, kasama ang mga lupang inaapak-apakan kapag ka nabasay, magiging putik at magiging sanhi ng matinding dumi sa katawan, sa paa, sa kamay o sa damit. Pero eto siya, masaya, kinagigiliwan niya ang bagay-bagay na sa mata ng tao ay walang halaga. Sa puso ng tao, ganyan ang buhay na magandang subaybayan, magandang kuna ng aral na hindi umiikot sa mundo ng social media, sa mundo ng electronics, mga platforms sa internet, mga gadget sa labas. Buhay na hindi umiikot sa dikta ng mundo, ngunit nabubuhay na kontento sa mga bagay na kung ano-ano makikita at mararamdaman, mahawakan sa kanyang palibot. Kalayaan. Kalayaan mula sa hagupit ng nagbabantang mga masasamang loob sa iba't ibang platform ng internet, ng social media, mga banta mula sa mga taong ang sarili lang ang iniisip, mga banta sa sariling mundong kinatatayuan. Malaya siyang ginagawa, malaya siyang ini-enjoy ang kagustuhan, libangin ang sarili, mapag-isa. Libangin ang sarili sa sariling paraan na hindi umaasa kahit minuman na siya ibigyan nila ng mga bagay na sa tingin nila ay makapagbigay aliw, makapagbigay ng satisfaction sa kanilang nag-aalab na kalooban. Ito ang kalayaan.
kalayaang mamuhay sa mundo. Na lahat ay kaibigan. Lahat ay kalaro. Lahat ay kakampi. Lahat din ay kaaway. Umaasa siyang ang mundong ito ay kanyang kalalakihan. Nakasalalay sa kamay ng mga magulang ang kanyang landas patungo sa kanyang kinabukasan. Minsan pa maisip natin na kawawa yung anak ko, na wala akong maibigay. Hindi katulad ng ibang magulang, bata pa lang, may mga kanya-kanya ng cellphone. Sa edad na 3 years old, may sarili ng cellphone. Ngunit atin pong pakaiisipin na sa kabila ng mga gadget na to ay may nagbabantang banta sa ating kalusugan. Lalo na sa mga kabataan, mahina pa ang sistema sa kanyang katawan. Mahina pa ang sistema upang sagupain ang radiation na dulot ng signal na binibigay ng internet sa ating katawan. Ito ang kalayaan. Kalayaang inaasam-asam ng bawat isa. Totoo, ito ay bata lamang. Ngunit sa kanilang edad, sa kanilang kabataan, kitang-kita sa kanilang mga mata, sa kanilang kilos, sa kanilang mga ngiti, na sila'y masaya, na nagtatakbuhan, naglalaro sa lupa, nagtaguan, sigawan, parito't paruon. Ang mundo nila'y maliit lang, ngunit kanilang napakikinabangan. Tayo nga kaya, gaano kalaki ang ating mundong kinatatayuan? Talaga bang malaki? O sadyang malayo lang ang iyong pananaw kaya hindi mo nakikita na maraming nakatayo sa iyong palibot? Mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, magulang, o ikaw mismo sa iyong sarili, binibigyan mo ng bigat ang lawak ng iyong mga sinusuong na problema, suliranin dito sa sanlibutan. Suliranin sa pang-araw-araw na pakikipagsapalaran sa bugso itong buhay. Makakain lamang, makapaghanda lamang ng mailagay sa ating mga sitmura. Gaano ba kalayo ang ating pananaw laban sa katotohanan? Ang pag-unlad ay masayang bagay na mangyayari sa bawat buhay ng isang tao. Kung ang tagumpay na yan ay iyong nakamit,
dahil sa mga tao rin na iyong tinapakan, dahil sa mga tao rin na iyong ginamit upang ikaw ay aangat, dahil sa mga taong iyong dinukot o hinablot pababa galing sa kanilang kinalalagyan. Tayo'y tao lamang. Atin itong pag-isipan. Atin itong isa puso. Kung masaya ba sila sa kanilang kinalalagyan, na o baka mas malungkot pa sila sa simpleng buhay na ating kinalalagyan o kinaroroonan. Kalayaan ang pinag-uusapan. Baka sila'y nakakulong sa 10 sulok lamang ng kanilang kaalaman. Baka sila'y nakakulong sa mga paniwalang kung hindi ko ito gawin, hindi ako yayaman. Sa mga paniniwalang dapat ko siyang malampasan upang ako ang ihirangin mas mayaman, mas matapang at may alam. Kapayapaan hindi mabibili ng kahit ano paman, hindi mababayaran sa lapi, pilak, ginto o diamante man. Kalayaan ay inaasam-asam ng bawat tao sa mundo. Inaasam-asam ng kahit nino man. Malaya ka ba talaga? O baka isa ka rin na nakulong sa iyong maling inaakala? Malaya ka bang talaga? O baka ikaw ay matagal nang nakakulong sa hindi mo dapat kinalalagyan? Malaya ka ba talaga? O baka ikaw ang naghari sa puso mo ay ang pagkasuklam-suklam, galit, puot, dahil hindi mo makamit o hindi mo maabot-abot ang iyong pinapangarap, ang iyong mga inaasam-asam? Malaya ka ba talaga? O baka ikaw yung walang pakialam dahil alam mo hanggang dyan ka lang? Kalayaan, malaya sa bawat aspeto ng buhay, mapabata man, matanda, kahit sino sa sanlibutan. Ang kalayaan na iyong inaasam-asam ay hindi mo makukuha sa pamamagitan kung ano man ang meron ka sa buhay mo ngayon. Ang kalayaan ay nasa sa kamay ng ating buong may kapal, na malaya kang gawin ang gusto mo kahit sa maliit na paraan. Maari mong gawin ang gusto mong gawin na walang humahadlang sa'yo, walang humaharang. Maari mong gawin
ang isang bagay kahit na sa tingin ng iba ay walang saysay. Ngunit para sa iyo, yan ang karugtong ng iyong buhay. Dahil yan ang iyong kakayahan. Yan ang iyong kayang gawin sa buhay. Yan ang iyong panghahawakan upang ikay matatag na nakatayo, matatag na hinaharap, matatag na salubungin ang masalimuot na buhay sa mundong iyong kinaluruunan o kinalalagyan.